ako this time naman. O, di ba? Maganda yung mga episode natin, ano? Ngayong itong episode na to, gusto ko namang ihandog sa lahat ng mga gustong manood ng MMFF entry ng ating paboritong si Mega Sharon Cornetta, Megastar Sharon Cornetta and Alden Richards na A Family of Two! Yes! Napakabongga nga ng ginanap na media conference na inorganisa ng Cineco Productions. Of course, ang Cineco Productions ay pag-aari ng ating kumpare, kapatid, for the longest time. Ang tagal na pala naming magkaibigan at naging kumpare ko po itong si Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan na siyang producer behind or siyang man behind Cineco Productions. May mga partners din siya doon. Ano. At sa napakabonggang media conference, talagang umaapo ang mga masasarap na pagkain, mga drinks, mga giveaways, at ang mga papremyo na talagang hindi lang basta libo-libo, no? Daang libo! Kaloka! Eto nga, sa kaya nga si Sharon, sabi ni Sharon dun sa isang party ng press con, sinabi niya na gusto niya nang magpa-exclusive. Sabi niya, gawin niyo na kaming exclusive contract stars ng Cineco kasi nga daw sa tanang showbiz career nitong ni Mega, parang dito lang niya naranasan sa Cineco yung sobrang pag-aasikaso, pag-aalaga na everyday may catering. Kahit si Alden sabi niya, everyday may catering. Tapos parati pa silang may take-out, may mga balutin mo. May mga nagtitake home sila ng mga kakanin. Kasi nga, di man sa Bulacan, kahit kami po, ako alam ko yan, kaya mapapatunayan kung totoo yung mga kinikwento nila. Kasi kahit po kami, pag nag-stay lang po kami dun sa Amana Water Park, dun sa isang, sa minsang naging bahagi ng buhay namin, yung Amana na yan, ano, na pag nagbabakasyon kami diyan or kahit magstay lang kami ng 2 nights, lagi may pabaon niya si Mayor Roque ng mga ano, ng mga pasta, mga kakanin, mga maluloka ka, talagang bubusugin ka. But anyway, going back to the MediaCon, napag-usapan nga doon, ano, pwedeng pakipatay mo ng electric fan, naririnig yata ang ingay. Hindi mo ba naririnig? May mga nagko-komento dito doon ng ingay ng electric fan natin, naririnig daw. Binabash ako ng mga iba dyan. Sana naman naiintindi nila sinasabi ko, no? But anyway, sige na po, pasensyahan nyo na po. Kasi maliit lang naman po itong aking kwarto. Hindi naman talaga ito totoong studio kagaya sa Marites University na bonggang-bongga kami doon ng ayos, ano? Pero unbettable channel po ito. Salamat po at ina-appreciate ninyo po. Mas importante naman po yung ibinabahagi natin sa inyong mga impormasyon kaysa naman doon sa mga tunog-tunog ng electric fan, diba? Charot! So anyway, to cut the story short, napag-usapan nga dun sa media conference, natanong dun si Alden tungkol dun sa reaction niya ng hiwalayang Kathniel. Tapos sinabi na lang niya na ano muna, parang ayaw niya na magkomento, ayaw na masalita kasi ayaw naman niyang makasakit at ayaw niyang mabash kung meron pa siyang sasabihin, especially ang hindi ang Kathniel kundi ang tambalang Catherine at Alden ang nag-hold ng record-breaking box office gross sa Philippine history, sa history ng cinema sa Pilipinas, na ito ang number one na maabot na yata ng bilyon. Oo, diba? At maganda pa. At nito nga lang sumabog itong Kathniel issue, eh pinagkukumpara pa rin yung naging appreciation or subscription ng sa Netflix ng mga manonood versus doon sa nilabas na pelikulang The House of Us ng Kathniel. Oo, ang ibig sabihin dito, mas pinanonood pa rin at mas marami pa rin ang nanonood nung Hello Love Goodbye kesa sa doon sa pelikula ng Kathniel na The House of Us na sabay na halos na pinalabas sa Netflix after pumutok yung issue. But going back, kung saan ako napupunta, but going back doon sa A Family of Two, pinagmamalaki nga ni Sharon, ni Mega, na sa lahat ng mga nakatrabaho niya, isa siguro si Alden sa talagang sasabihin niyang na naramdaman niya ang pagiging anak. Kaya nga sabi niya, anak na anak ang turing niya, and walang sino man daw, napakaswerte daw ng mga magiging manugang nito or magiging mga mapapangasawa nito dahil
nakita niya ang sincerity, nakita niya ang kabutihan ng puso, ang kabaitan, ang consistent na pagiging matino at disente nito mong lalaki. Sabi nga ni Mega Sharon. Kaya sabi niya, anak ko yan at hindi ako mangingiming hindi ko siya tulungan or hindi ako mangingiming hindi tanggapin ang anumang future projects na magkakasama kami uli. In fact, sabi nga nung ni Mel Del Rosario, yung writer po ng Family of Two, talagang inamin niya na nung umpisa galit na galit siya kay Alden kasi hindi ito kapamilya. Hindi ito lalo nung time na talaga matindi pa ang network wars between GMA and ABS. And since GMA artist itong si Anor, talent itong si Alden, hindi ito talaga niya matanggap na ino-offer niya sa kanila na makasama niya ito at ano. But nung makilala niya na eventually at nakasama niya na, yun na, nagbago na yung pananaw niya at pagkakakilala niya dito kay Alden, na talaga namang pinatunayan kahit nina producer Enrico Roque, nina Direk, Noel Naval, at saka ng mga iba pang nakasama nila kagaya nina Miles Ocampo, na parang siyang naging leading lady niya dito sa Family of Two, si Pepe Herrera nandoon din, at marami pang iba silang mga kasama dito. But ang istorya nga po nito tungkol nga sa mag-ina at kung paano nilang sinurvive ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga sarili, especially sa parte ni Sharon, na talagang sinacrifice ang lahat, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na buha na yun, na pairali naman yung sarili niyang pangangailangan or magkaroon siya ng love life or whatever, kasi dun sa kwento talagang nagsacrifice siya para sa anak niya. And ganun din naman si Alden, na parang lahat na lang ng ginagawa niya is para sa mama niya. Ang ganda ng kwento, ang ganda ng gist, and alam ko iyakan na naman ito kasi kagaya nung ating napanood na Family Matters, na talagang nahihilig itong sini ko sa family-family, ano, mga family movies. Isa po ito sa mga masarap abangan dito sa darating na Metro Manila Film Festival ngayong December 25 na magsisimula. Basta kami ang pasok sa aming listahan sa mga una naming mga papanoorin, at uulit-ulitin kung may budget pang matitira yung When I Met You in Tokyo ni Ate V at ni Brother Boyet de Leon, ang Malyari ni Papa Piolo Pascual, ang Penduko ni Mateo Guducelli, at itong Family of Two ni na Alden and Sharon. O, tapal lang yan, apat pa lang yan, ay sampu yan. Kumbaga sa Miss Universe na pasok yung 10 semifinalists, merong top 5. Kaya meron pa kayong isang aabangan na posibleng pumasok sa top 5 namin. Pero lahat po yan, sana naman ay tangkilikin po natin. Kasi sabi nga, ako naman po dito sa Unbearable Channel, personal ko naman pong choices itong limang ito. But the thing is, kung meron pang extra budget at merong mamamas ko po sa akin dyan, hindi papanoorin ko pa yung ibang entries. Dahil ang iba pang entries dyan, nandiyan dyan yung Gumburza, yung Firefly, yung Rewind ni Ding Dong at saka ni Marian, yung Kampo ni Papa Derek Ramsey, and Broken Heart Strip ni Christian Bables, at saka yung Kinauge, at saka kay ano, yung Badette and Becky ba yon? Yun. Di ba, alam ko yung mga ano. Basta tulungan po natin yan. Ganun lang naman yun eh. To Mega Star Sharon Cuneta, maraming salamat. Alam mo, nakakatawa yan si Mega ha. Nung palabas, galing ako sa CR, nagkasalubong kami sa lobby nung tapos na yung press ko. Talagang sumisigaw pa siya. Gumaganap pa siya. Tapos beso kami habang papalabas na siya. Pero during the press con, talaga namang ang ganda ng mga chikahan, ang ganda ng mga ano. At nagpapasalamat ako sa Cineco Productions, sa ating kaibigan Tugang at kumparing Mayor Enrico Roque, pati na rin kay Patrick Meneses, and iba pang mga kasamahan po niya sa Cineco Productions. And lahat po ng cast members, sina Direk, Noel Naval, si Mel Del Rosario, tapos ito na nga si Miles Ocampo, si Pepe Herrera, Alden Richards, maraming salamat sa napakagandang pakikibag. Kasi isa yun sa pinakamahaba bukod sa Malyari. Yung Malyari ang haba-haba din, at bongga din yung press ko, ang haba ng mga naging interviewan. Ito napakahaba rin talaga, lalo pat may Sharon Cuneta ka na ang isang tanong mo lang, sasagutin ka ng 10. Ay, di ba Mega? Tatak naman talaga ni Mega yan. Pati na rin si Alden, natuto na. Tinanong mo lang ng isang tanong, ang sagot sa'yo ang haba-haba din, kilometro-kilometro din. At excited na excited po sila sa pagbabahagi nila ng mga ganitong chika. O, di ba? Kaya kami dito, na-excite na rin kami. Ilang minuto na ba tayo? Ang tabadayanan po ninyo ha, basta ha. December 17 po, magla-live po kami dito sa Unbearable Channel.
Sunday po yan, 9 PM ng gabi, 9 PM na ng gabi pa, ano? 9 PM Philippine time. Kaya po sa mga subscribers po natin dyan, ulit, December 17, live po tayo, Unbearable Channel. Thank you very much! Kakaloka!